respect her. Bakit? Pinaliwanag naman niya yun na no other choice sa mga presidential balls ngayon, kundi ang pinaka the best is si BBM. At tayo, hindi natin tinitignan si Mocha doon sa mga past niya. Kasi malaki ang naitulong ni Mocha sa pagmulat ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa panahon na termino ni Pangulong Duterte. At alam nyo ba na naging mayor ng Davao ang tatay ni Ferdinand E. Marcos na si Mariano E. Marcos? So imagine nyo, na-appoint na mayor yun doon. At si Ferdinand E. Marcos ay natira sa Davao noong 1932. So paano kung sasabihin natin na hindi binibigyan pahalaga ng Pangulong Bongbong Marcos at Pangulong Ferdinand E. Marcos ang Mindanao? Pati Idol Cags TV sa ano sa Palawan, si Marcos ang dahil walang tao yung Palawan. Okay, naupo si Ferdinand E. Marcos noong 1965. Unang upo niya, December 30, 1965. No? Alam niya na po kung ano ang gagawin sa Pilipinas. Ang Pilipinas po, ang developed island lang is 600. Okay, Madam Leni ha. Okay, 1,700 plus islands po. Nung naupo po ang Pangulong Ferdinand E. Marcos noong 1965, 600 lang po ang developed na areas sa Pilipinas. So, anong gagawin po ng isang presidente? Gaya ng sinabi ko, 1932 natira po ang Pangulong Ferdinand E. Marcos sa Davao. At alam niya po kung ano ang mga solarin at problema doon. No? 15 years old lang po si Ferdinand E. Marcos noon. At alam naman natin, lagi sinasabi, ambisyosong presidente itong si Ferdinand E. Marcos. So alam niya po kung ano yung mga gagawin at dapat gawin. So ano ginawa po? Pinaunlad po ang agrikultura sa Mindanao nung pangulong nakaupo ang Pangulong Ferdinand E. Marcos. At yan din po ang plataforma ng ating mahal na Bongbong Marcos. Paunla rin ang ating agrikultura. Hindi na tayo mag-i-import ng mga bigas kasi mayaman po tayo sa agrikultura. No? So, lagyan po ng mga extra power na pagkukuhaan ng mga kuryente. Kung kinakailangan, lagyan ng mga windmill. Kung kinakailangan, ibalik ang power plants at gumawa ng bagong pagkukuhaan ng ating kuryente para po yung nasa kayaunlad ng ating bayan. So, yun lang hindi maganda, no? Umili ka ng presidente, huwag mo siraan yung ating kandidato. At pag nasiniraan nyo yung ating kandidato, harap-harapan, sasagutin natin sila. Ano kayo mayroon, sir? Bakit sa bumalik to? Si Shiny. Ah, si Shiny, oo. Kasi nga, no choice eh. No choice na lang talaga si Shiny. Alam naman natin, no? Na, walang pambato ang PDP. At si Mayora Inday Sara ay nagpalabas na ng pahayag na officially siya ay Uniteam. So, yung mga sinabi niya against sa mga loyalista, hindi niya na kayang bawiin. Pero yung suntukan kay Yorme, yun, kaya niyang bawiin. No? Yun pwede. At doon natin may kitang isang kandidato, siniraan mo ko, tapos ngayon, papanig ka sa akin. So yun, yun lang kagandahan kay Bongbong Marcos. No? Walang paninira yan. At doon sa mga naniniwala about sa Marcelo, laging ginagamit yung Marcelo na yan. Lumabas po kayo, ipakita niyo sa amin yung listahan ng biktima ng Marcelo. At yung 10.5 billion ha, PCGG, pakita nyo sa amin kung sino mga naging recipients niyan. Kasi until now, marami pa rin nagki-claim na biktima sila ng Marcelo, pero ang pera na hawakan na ninyo. So yun lang mga kababayan ko, ang hiling natin, iwasan po ang paninira sa kalaban. Kasi tayo po, importante sa atin na alamin natin kung ano ba yung punot dulo ng lahat. Kung ano ba yung totoong nangyari nung panahon na yon. Sino ba papaniwalaan natin ang mga aklat na gawa ng mga dilawan o ang mga buhay na patotoo mga lolo't lola ninyo? Siyempre, diba? Yung mga lolo't lola, diba? Alam naman natin, no? After nawala si Pangulong Marcos, Ferdinand E. Marcos, alam naman natin kung anong ginawa nila. Lahat ng libro nilagay dyan, diba? Lahat ng libro against sa masasama sa Marcoses. Wala na tayong makikita ng libro ngayon about sa magaganda. Pero subukan nyo pumunta ng Rose Boulevard, makita nyo yung mga programa ng mga Marcoses doon. Coconut Palace, tinitirahan ng Vice Presidente natin. Until now, nakatayo. 1965, halos limang dekada, nakatayo pa. PICC. Diba? PICC, CCP. Lahat yan, proyekto ng Pangulong Marcos sa kanyang unang termino. At sino pa nakagawa ng ganyang mga presidente? Diba? Wala na. Itinutuloy na lang ni Pangulong Duterte yung build program na yan. Pero yung pati yung boss yung dinadaanan ng mga dilawan mula ng Manila papuntang Bicol. Sino ba nang gawa yan? Dilawan ba? Sila Curi ba? Di ba si Marcos? Okay. O bakit sila kung agin sila kay Marcos? Bakit sila dumadaan dyan?
So ang kagandahan lang naman sa ating at Pangulong Ferdinand E. Marcos kay Bigang Rex, no? Hindi siya nagke-credit grab. So never tayo nakakita ng proyekto ng Marcoses na may pangalan ng Marcos. Pati yung mga 13 man pin nyo, mga dilawan kayo, huwag kayong magkuha. Kasi may nagko-comment sa akin. Ano ni Marcos yan? Isko daw ang number one. Number one saan po? Number one sa survey. Okay lang yan. Number one siya. Paniniwala nila yun. Kaya tayo, hindi tayo naniniwala. Kahit sa Manila, number 2 lang siya eh. Paano sa number 1? Hindi, number 1 kasi yung senyas niya. Yung senyas niya. Oh, yung number 1 senyas niya. Sign lang yun. God first daw, God first. Ang tanong, Makadios ba? Ganon. Hindi natin masabi kung talaga Makadios siya. Pero ang ano niya, senyas niya, God first. Tayo naman, peace be with you na. Kaya sabi ni Bongbong, magkaisa tayo kasi peace be with you. Di ba? Yan ang ibig sabihin ni Bongbong. Magkaisa kasi so, peace be with you. Pag bumababa yung first division, ano magiging reaction mo? Halimbawa ba si BBM ay manalo sa eleksyon at i-disqualify, anong gagawin mo? Tapos ma-disqualify kung nakaupo. Nanalo, naiboto natin sa Mayo 9, pero bumaba yung hatol na after election. Ang sabi ng Comelec kasi, kahit na manalo si Bongbong, ay pwede siyang ma-disqualify at ang papalit sa kayo. Ang pagkakalam ko naman yan, pag nakaupo na si Bongbong na i-proclaim na ng Comelec, hindi na yan ma-disqualify. Ang ano na lang nila doon, ang gagawin nila doon, impeachment. Katulad ng kay Estrada. Impeachment yun. Hindi pa naman siya maipoproclaim. Hindi siya maipoproclaim. Pero mananalo siya sa eleksyon, pero mayroong bababang hatol. Yun yung sabi ng ating spokesperson. Anong gagawin mo? Halimbawa lang, kababayan. Hindi, pagpunta tayo dito sa Comelec, buhatin natin Comelec. Lahat dito, pati sa mga ano na yan. Lipat natin. Wala nang mga pasok na kaka-Comelec yan. Sigurado, ang tao dito, punong-puno yan. Baka mamaya makita ng Comelec nasa Ilog Pasig na yan. So pupuhatin natin yung Comelec. Sobrang people power talaga. Yun ang sinasabi. People power. Talagang power talaga ng people yun. So hindi ka naniniwala doon sa EDSA Revolution? Hindi ako naniniwala sa EDSA Revolution kasi lahat naman yun, pag dumaan ka doon, tigil ka muna kasi yung mga sasakyan mo iharangin eh. Siyempre, ang iba doon, yung iba doon, nagtitinda lang. Siyempre, nagtitinda. Ang daming mga negosyante nagtitinda doon, siyempre. Pero alam mo ba, no, kung sino talaga ang nanalo noong 1986? Si Marcos talaga. So, kaya nga, ang pinuklaman ng Comelec noong 1986 ay si Ferdinand E. Marcos. Si Ferdinand. Tapos, nag people power, inupo nila si Cory. Ang mangyari niyan, pag dinisqualified nila si Bongbong, ang taong bayan din ang upo kay Bongbong kahit na hindi na eleksyon. So ayun ang parang ganun din ang mangyari sa kay Cory at sa kay Bongbong. Kasi na, noong 1986, ganito nangyari. Noong 1986, nanalo si President E. Marcos ng 1 million votes, mahigit, sa Comelec. At siyang idiniklara ng Korte Suprema na nanalo. After a week, naglabas ng results ng NAMPREL, itong sila Corazon Aquino, na sila daw ay nanalo ng mahigit 900,000 votes. So kapos pa rin doon sa sinabi ng Comelec. Pero anong ginawa nila, inudyo ka nilang taong bayan. Sabi nila, gawa ng mainstream media. Pero hindi yung taong bayan. Yan ay mga bayaran. Mga makabayan vlog. Kasi dami nang ini-interview ninyo mga vlogger. Di ba? Tag 200 bayad doon. 200 ba? Di ba laki na 150? Hindi. Kasi malaki na yung 100 nung panahon. Yung panahon na yun. Kasi yung panahon na yon, nang 1986 na yon, 1986, ang 100 noon, wala pang 500 noon. Ang pera ng Pilipinas, 100 lang. Pag naka 100 pesos ka, parang naghahawak ka na ng 10,000 sa ngayon. Kasi ang dollar noon, 1:20 ata, 18 dollar. Nung 1986, nasa 12 pesos. 12 pesos, ang dollar, 1:12. 1 dollar is to 12 pesos. Yung pera natin ngayon, nag-inflate tapos na. Tapos ang galunggong dati, tumpok lang, walang kilo-kilo. Sabi ni Aquino, ni Cory, pag siyang makaupo, ibaba niya mga presyo. Pinangako naman, di ba nangako naman? Gusto mo ito pa rin ba? Yun ang tawag nito, ang nangyari, yung tumpok-tumpok, 20 pesos sa isang tumpok nung panahon ni ni Marcos, nung panahon ni Cory, naging 60 na.